Hello, 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 guys. Good morning. Dito na naman tayo sa ating project ngayon. Magpapandar tayo ng purifier, guys. Ayan, guys. Please, obserbahan natin kung anong mga dapat natin gagawin, anong dapat natin unahin. Kaya, guys, sundan nyo ako paano magpandar ng fuel oil purifier. Guys, umpisa natin dito. First, kailangan natin i-check yung mga linyada. Yang linyada na yan is suction galing sa seedling tank. Tapos yung tubo na yun, guys, padaan yan sa ilalim ng sahig. Papunta dyan sa balbula na yan. Yung balbula naman na yan, iikot yan papunta doon sa purifier. Ngayon, bago tayo gagalaw, kailangan natin check yung mga balbula sa likod ng feed pump. Yan, check natin kung bukas ba o sarado. So, dapat bubuksan natin ang mga dapat buksan. Ito yung feed pump natin, guys. Tapos, yan, yung balbula, sarado. Kailangan buksan natin yan. Yan ang papuntang delivery, papunta sa purifier. Tapos, yung isa, guys, yung nasa baba, sarado. Kailangan din natin buksan yan. Dahil yan ay galing sa settling tank natin, suction ng feed pump. Ayan. Ang next step natin gagawin, guys, since bukas na yung mga linyada, buksan natin yung tubig. Ang tubig, guys, kailangan natin pull open yan. Tapos ng tubig, steam. Buksan natin yung steam valve. Ayan, guys, pagkatapos natin mabuksan yung steam, kailangan nating i-check yung temperature ng fuel. Yan, balbula na yan. Double check mo na kung sarado bukas. Dapat nakabukas yan. Okay. Punta tayo ngayon, guys, sa panel board. Since ready na lahat, pwede na tayong magpandar ng feed pump. Yung feed pump, guys, yun yung binuksan natin balbula. Yan, pindutin natin. Papandar na yan sa purifier number 2. Start na yung feed pump. Ngayon, check natin yung temperature, guys. Kailangan tataas yung temperature. Ngayon, pag mababa yung temperature, continue tayo sa pag-adjust ng steam. Buksan natin yung steam. Antayin natin tumaas yung temperature natin, guys, bago natin mag-start sa iba. Check natin sa likod kung may pressure ba yung feed pump. Okay, yung pressure maayos, taas. Ayan, check naman natin yung temperature ulit. Kung tumataas na ba, pag mababa pa, dagdagan natin ang bukas ng steam. Ayan, guys, hindi pa natin pinandar yung heater, electric heater. Ngayon, ang gagawin natin, kung matagal siyang tumaas yung temperature, pwede natin i-switch on. May ibang purifier kasi, guys, na pagpaandarin mo na yung heater, guys, masisense ng panel na nag-i-start ka ng purifier. Ngayon, mababa yung temperature mo, pag-start mo ng heater, alarma yun. Pero dito sa atin sa purifier na to, pwede mo na siyang i-start. Kaya, start na natin, guys. Check natin yung temperature muna kung ilan na yung temperature. Matagal yung angat niya. Since matagal kasi yung napaandar natin yung purifier. Observahan pa rin natin, guys. Antay-antay lang.
Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Hit notification bell for more updates. Lee Iron Ace Tadena. Minsan guys, kung bakit matagal yung pagtaas ng temperature natin. Guys, check na rin natin yung steam pressure natin ng boiler. Kasi ang steam natin, kumukuha tayo ng steam galing sa boiler. Ngayon, kung mababa yung boiler, mang steam mo, pressure, natural, matagal yung pagtaas. Ngayon, tumataas na guys. Ayan na, observa na natin guys ha, 51. Ang ibang purifier guys, pwede mag-start ng around 70. Ang iba, dapat 90 kasi sa nakaraang experience ko sa kabilang barko. Ganun din guys, kailangan aabot siya ng 90 to 95 sa starting lang yan. Kasi pag hindi siya, i-start mo siya ng mababa sa 80, aalarma yung purifier guys. Kaya pag ikaw lang mag-isa, tatakbo ka. Akit ka naman sa engine control room para reset mo yung alarma. Tapos, babalik na naman. Check natin ulit yung pressure guys. Maayos ba? Okay, maayos. Kaya pag sa gwardyahan guys, ikaw lang maisa, mahirap. Kaya focus. Pay attention kung anong ginagawa mo. Ngayon, 62 na yung temperature natin, pataas dahan-dahan. Yun ang sinasabi ko sa inyo guys, pag matagal tumaas yung temperature dahil hindi pa binuksan natin yung heater, switch natin. Buksan natin yung heater at nandito guys, papakita ko sa inyo paano pandarin. Okay guys, tiplagan natin ang bukas yung steam hanggang ma-pull open na kasi mabagal masyado yung takbo ng steam natin, temperature. Ngayon, pag na-stuck na siya, ayaw talaga ng tumaas, start na natin yung heater guys. Sa iba naman guys na purifier, pinapandar nila yung separator mas maaga para pag-abot sa temperature niya na around 90, pwede na siyang i-start mo yung separator sa purifier mismo para pagdating sa tamang RPM niya, diretso na rin yung takbo niya. Pero ang tamang proseso talaga dyan guys, kailangan paabutin mo muna ng tamang temperature. Kasi pag mababa yung temperature mo, nahihirapan yung purifier mo.
At sa mga may mga tanong pala dyan, pwede nating mag-comment tayo sa mga itatanong natin tungkol sa purifier. At pag nabasa ko yan, babalikan ko kayo. Sasagutin natin lahat ng mga tanong nyo. And guys, mababa pa konti. Start na natin yung separator para yung RPM niya tumaas na. Ngayon guys, ang pirahi ng separator mo around 24, 26. Ngayon, pag start mo guys, dahan-dahan yang tataas until mag achieve niya yung tamang RPM ng bomba. Ngayon, mag-iingay yung purifier mo, gaganon siya. Hayaan mo lang, basta't walang vibration na malakas, walang maingay na naglalagabog, yung normal lang na ingay siya sa starting ng purifier mo, okay lang yan guys, basta tataas lang yung tunog niyan. Ngayon, pagkataas ng tunog niyan, babalik uli yan. Ngayon guys, start nating heater, electric heater, kasi mabagal yung pagtaas ng temperature niya. Pero kailangan nyo obserbahan to guys ha. Kasi pagdating ng na-start mo na yung purifier, kailangan mong balikan yan. Check mo yung, double check mo yung temperature kasi tataas na tataas talaga yan. Yun, umiikot na yung sa ano niya. Dahan-dahan na siyang umiikot. Bibilis at bibilis niyan mamaya. Kaya sa habang nanonood ka, pwede kang mag-comment. Tatanong ka kung anong mga dapat nating itanong. Sa purifier nga pala ito guys, ito yung fuel oil purifier. Yung fuel oil purifier, yan yung ginagamit natin para sa main engine natin at saka generator. Bale, yan yung ano niya. Kung nagluluto ka, yan yung apoy. Ayan yung kahoy. Yan, ganun. Uwe. Oh guys, ganun. Para yung purifier, yan yung nagpo-purify ng langis na ng fuel mo. Kailangan malinis para yung main engine mo smooth yung takbo. Kasi pag hindi yan malinis guys, so hindi mo dinadaan sa purifier, yung main engine mo hindi nagsusunog ng maayos, kaya yung carbon makapal. Ayun, mas mabilis siyang maka-build up ng mga carbon sa loob ng makina mo, kaya mausok yung makina mo. At the same time, may posibilidad na mag-clog yung mga balbula, kasi siyempre marami yung mga parang mga buhangin guys na kasama dyan sa fuel. Kaya dito sa purifier, yan yung nag-purifier sa fuel. Parang tubig natin na iniinom guys. Bihira na tayong umiinom sa balon. Kailangan mineral. Kasi mas magandang uminom na malinis. Ngayon guys, yung ang amperahe ng bomba natin is nasa 30. Tataas pa yan hanggang mga 32 to 34 amperes. Tapos yan, yung RPM, tataas na rin yung ikot ng takbo ng motor mo, bomba mo. Ngayon, babalik yan dahan-dahan hanggang around 18 amperes. Ang 18 amperes to around 17, ganyan, to 20. Normal amperes na yan ng motor mo. Ibig sabihin yan, nasa tamang RPM na yung bomba mo. So ngayon, pagbalik nyan guys, double check na rin natin yung temperature. Kung nasa tamang temperature na, pwede na natin yung start yung separator. Yung in-start natin na separator dun sa baba, yun yung separator ng bomba. Motor mo, yan. Yung isa, nasa kanan, feed pump. Yung sa kaliwa, yan yung separator pump.
motor, starter. Ayan, sa pag-start ng para sa sequence ng purifier mo, doon sa isang panel, yung sabay digital. Ayan guys, obserba nyo yung amperahe, bumababa na yung guhit niya hanggang around 16, 18 siguro, ganyan guys. Ayan, pwede natin i-start yung separator. And guys, yung separator guys na switch, yung pangalawa mula dun sa pinakaunang ilaw. Yan. Yan ang switch start-stop ng purifier natin guys. Yeah guys, press the button. Start it up. And guys, ayan. Unang ilaw, tubig. Gaano nagpa-process sa tubig yan sa loob ng purifier para mag... ano ba tawag dyan? Kalimutan ko. Basta! Tapos. Pressure. Pressure ng fuel. Check natin yung temperature uli. Kung nasa tama na. Yan, si medyo mababa pa yung temperature natin guys. Pero okay lang yan guys. Tataas din yan mamaya-maya. Ang importante guys, hindi aalarma. Kasi pag aalarma, yun ang nakakapagod. Akyat, baba. Obserbahan natin guys ha. Kung nasa steady na yung dilaw na ilaw. Check natin yung pressure niya. Ngayon, pag may pressure na yung purifier mo, ibig sabihin nag-i-start na yung sequence ng purifying system mo. Pag nasa tamang temperature na yan guys, yung 3-way valve mo magbubukas. Yan, pagbukas ng 3-way valve, yan na yung pressure niya. Tataas hanggang 3 to 4 bars. Ngayon, babalik yan sa specified na pressure na ibibigay mo sa kanya. Ngayon guys, ang magandang technique dyan para hindi siya, para malinis yang ng maayos, huwag mong pabilisan, huwag mong taasan yung pressure. Dapat dahan-dahan guys. Mostly sa ibang purifier guys, ito yung 3-way valve natin guys. Medyo marumi lang kasi medyo may tagas konti. Tapos isa pa, naubusan tayo ng pintura. Yan nga, sinasabi ko sa inyo guys, ang ibang barko guys na mga bago, yung purifier 24 oras yan tumatakbo. Kasi meron silang return. Ibig sabihin guys, yung return line, kahit mapuno yung service tank mo, babalik at babalik lang siya sa sipling tank. Ngayon, hindi mapupuno yung, hindi aapaw yung service tank mo dahil babalik at babalik lang siya doon sa sitling tank. Kaya kinabukasan umagahan, karga ka na naman doon sa sitling tank mo. Kaya continuous yung takbo ng purifier. Pero dito sa amin guys, wala kasi kaming overflow tank. Ang return line din namin, hindi ko rin na-check kung maayos ba, pero wala ring maayos na ano. Kaya araw-araw namin pinapatakbo to kung tumatakbo yung barko. Pag hindi tumatakbo yung barko, antayin lang namin hanggang bumaba yung level. Pagbaba ng level, start namin uli. Yan guys, yung 1.2 na yan guys, yan yung first na oras ng purifier mag-i-sludging siya. Bali, ibig sabihin magpa-flushing sa system. Pagdating ng 1 hour and 20 minutes, magpa-flushing siya. Ngayon, kung gusto mo na mas maayos yung ano, takbo ng purifier mo, pwede natin yung gagawin i-manual flushing natin guys. Yung pressure niya guys is steady na 1.8 bars.
Yan yung nasa ilalim, guys. Yan yung kung mag-check ka ng mga parameter sa purifier mo. Temperature, sequence ng oras, kung ilan oras ang takbo ng purifier bago mag-sludging. Minsan, guys, yung purifier, guys, nagsusuka. Lalo na pag marumi yung fuel na lilinisin niya, yung maraming sludge talaga, maraming tubig, yan, nagsusuka yan. Kaya minsan, check natin yung drain, yung sa sludge pipe niya. Maya-maya, guys, makikita nyo yan. At the same time, hawak-hawakan natin kung mainit na ba, may dumadaan na ba sa ano. Yang linyada na yan, guys, papunta sa service tank. Ngayon, ang gagawin natin, guys, check natin yung sludge tank. Kung tumataas yung sludge tank niya, ibig sabihin, hindi maganda yung proseso ng pag-purify niya. Kaya, lagay muna natin yung cellphone. Kukunin ko muna yung dipstick para mag-check ng sludge tank. Yung sludge tank, guys, yan yung mga latak na galing sa purifier, yung mga dumi na natanggal niya. Yung mga tubig, yung mga buhangin, mga ganyan na sisiparate yan papunta dun sa sludge tank. Ang huling sundan natin, guys, kaninang umaga nag-check tayo is 25 cm. So ngayon, check naman natin uli kung ilan na. Kung tumaas yan, guys, hindi maganda yung takbo ng purifier mo. Pero pag ganun pa rin, ibig sabihin maganda yung pagpo-purify. Check natin, guys. Tingnan nyo kung ilan yung... Sana makita nyo dito, guys. Ngayon, the same pa rin. 25 cm yung sundan niya. Kaya... maayos yung paglilinis ng purifier mo, maayos yung takbo ng purifier mo. Okay, guys, ngayon check natin yung sludge pipe kung nagsusuka ba siya or hindi. Ito yun, yung sludge na dadaanan niya, madilim. Teka, kuha muna ako ng flashlight, guys, para makita nyo. Ngayon, walang lumalabas, may mga tulo-tulo konti. Ah, natural lang yan, guys. Yung button na yan, guys, yan yung para sa sludging. Yung sinasabi ko sa inyo na manual flushing. So ngayon, pinindot natin yan para mag-manual flushing tayo. May maririnig kayo na parang sumipa yung purifier nyo. Yun yung ibig sabihin na nagpa-flushing siya. Kung nakita nyo yung ilaw, guys, na palipat-lipat, ibig sabihin gumagana yung system niya para sa flushing. Dalawang ilaw yan, guys, tubig tsaka yung sa
sa fuel niya, pressure. Ayan, check natin, balik natin sa digital kung magbabalik siya ng 3.1 hours, 3.10 minutes, 3 hours, ano, 10 minutes. Ibig sabihin, normal na yung ano niya. Ngayon guys, nakikita nyo, may lumalabas guys kasi nagpa-flashing tayo. Diyan, lumalabas yung mga tubig, mga dumi-dumi na nalilinis galing sa fuel natin. Kaya minsan, hindi lang minsan, dapat araw-araw guys, dinidrain natin yung storage fuel oil, saka yung settling fuel oil. Dapat yan guys, bago mag-start na purifier, dapat na didrain natin yan. Hawakan natin yung mga tubo, kung maayos yung mainit, ibig sabihin may dumadaloy na. And guys, 3.1 na. So, ibig sabihin yan, 3 hours, 10 minutes bago siya mag pa-flashing uli. So, ayan, pwede na nating iwanan yung purifier natin at magtatrabaho na tayo sa iba. Check natin always guys yung temperature bago natin iwanan. Okay guys. Ngayon maya-maya babalik tayo para pagpara naman guys. Kaya samahan nyo ako mamaya guys. Thank you.
Kasi magkusang papara yung separator din dito sa motherboard. Ayan, yung temperatura guys, kailangan bumaba yan. Kaya, magkukulang ipara yung feedback mo. Next project ulit.